Doon sa particular na searching doon daw sa pag-retrieve doon sa alahas, ano, may mga bagay akong napansin dito. Although hindi ko tinapos hanggang sa ano, hanggang doon sa paghuhukay, kasi kahit doon sa paghuhukay, kahit makaabot tayo doon, kaduda-duda pa rin eh. Kasi doon pa lang sa paghuhukay, bakit parang mas alam nung mga pulis kung saan? At si Leobert ay nandun sa labas ng police line. So nakapagtataka. Pero dito tayo tumutok sa ano, yung papunta. Yung papunta pa lang, kasi nakakapagtaka na parang mas alam nung police kung saan yung bahay. Kung ito nga ba ay, 'di ba pag halimbawa may revelation ang isang suspect o witness, yun yung first time na pagpunta nila. Ngayon, kung yan yung unang pagkakataon na pagpunta nila sa bahay ni Leobert, bakit tila baga ang dating eh mas alam or alam na alam nung itong mga kasama nilang mga pulis? Tignan natin ah. Play natin. Sinabi niya, dito daw, sabi niya. Tinuro eh, kasi nagtanong yung reporter eh. Saan daw? Dito daw, sabi niya. Tapos kunwari, saka siya nagtanong. Dito diba? Parang ganun. Pero una-una niyang sinabi na dito daw. Ngayon, isa pang katanungan natin dito. Hindi siya sa harap ng sasakyan para ituro, 'di ba? Dapat kumbaga eh, 'di ba yung driver? Kung sino man yung driver niya na pulis, kung ito yung unang pagkakataon, di dapat nandun siya sa harap. Pero ito nandito eh. Pero yung pulis na kakatabi niya ang nag-guide. Yung pulis ang pumara. Tapos si Leobert tahimik lang. Dahil maglalakad na lang tayo. Bababa tayo muna ng mobil. Dahil maglalakad na lang tayo. Hindi na kaya na. Pagkababa, hawak na kagad ng pulis sa braso yung si Leobert. Sasakyan papunta doon sa area. Dito bumubulong. Medyo dito bumubulong. Tignan nyo, from time to time bumubulong. Ano kaya ang binubulong? Ayun o, nag-uusap sila. Ulitin natin ha. Dito nagtanong ulit yung reporter ah. Nagtanong ulit kung saan yung bahay. Ito kagawad yan. Kagawad. Ulitin natin ah. Pulang lupa ito, sir. Kagawad. Saan ang bahay mo para diyan? Oh. Hintayin lang natin. Tignan natin ah. Yung pulis ang nagturo. Saan yung bahay niya? Saan ang bahay mo para diyan? Oh. Turo si pulis. Tapos sinigundahan nito. Natin na. Hindi si Leobert ang sumagot. Tumayo na. Tumayo. 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 Tumayo
gaano pa kalayo, Liubert, yung pupuntahan natin? Hindi na rin po gano'ng kalayo, sir. Ay, bahay mo, personal mo na bahay? Opo, sir. Bakit mo naisipang ituro sa mga otoridad itong sinasabi mong mga bagay? Dito hindi siya nakasagot eh. May binubulong na naman ulit eh. I don't know, pero pagkatapos nito, sa kanila pinusasan. Kasi yung nasa sasakyan sila, hindi pa siya nakaposas. Ngayon pinusasan nila. Pero bago ginawang posasan, binulungan muna. I mean, suspect yan eh. Bakit every time na meron silang gagawin, bumubulong? Diba? Kung protocol yan, edi posasan mo kahit di mo bulungan, diba? So sige, tingnan natin na. Iba yung dating ng bulong. May bulong uli. Hindi ko maintindihan. Mga kababayan, hindi ko talaga maintindihan. Kayo ba, ano sa isip nyo kung bakit laging may bumubulong? Bakit binubulongan siya lagi? Tingnan natin na. Dito talaga ang pinaka-crucial na tinanong sa kanya. Ito isa itong malaking lead kung ito sana ang bibigyan ng attention siguro ng ating NBI kasi ito kapulisan. Kung bigyan man ito ng attention ng kapulisan, sana yung Manila branch, yung national level na police, hindi yung dito sa Palawan na ito. Tignan natin, pakinggan natin. Isalaysay kung paano napunta sa iyo yung mga gamit ni Jovelyn? Binigay ko yan sa akin ng ano, isa sa reporter sa mga ano, sangkot dyan sa krimen yan. Binigay. Okay, ulitin ko ah. Ang sagot niya, ang tanong, paano napunta sa iyo mga gamit ni Jovelyn? Ang sagot niya, binigay sa akin ng isa sa sangkot sa krimen na yan. Isa sa mga sangkot or isa sa sangkot sa krimen na yan. Kung sinabi niya, di ba, nauna niyang sinabi na dalawa sila ng pinsan niya ang gumawa. So, bakit hindi niya sabi na binigay sa akin ni Jobert o yung pinsan niya? Bakit isa sa mga sangkot sa krimen? Okay, again. Yo. Dispatcha. Opo. Maaari mo bang sabihin kung sino yung personal na nagbigay sa'yo ng gamit na ito? Nagsabing i-dispatcha mo? Hindi na sumagot dito. Hindi sumagot. So, sa halip na i-dispatcha mo, itinago mo? Opo, sir. Pero may bala ka rin ba talaga na i-dispatch siya? Wala. Ibig sabihin wala siyang balak. Ito yung tanong. Kung siya ang suspect, ano ba ang pinaka-initial na hakbang ng isang suspect? Ididispatch siya, di ba? Itatapon, itatago. Pero the mere fact na sinabi niya na ito, nadulas siya dito eh. Obviously, nadulas. The mere fact na sinabi niya na binigay sa akin ng isa sa mga sangkot ng krimen na to,
isa itong malaking lead sa investigation. Ano yan? Sa putang nakatulong. Maliban sa mga gamit na yan, wala na bang iba? Wala na po. Ayan lang yung bigay. Wala na po, yan lang binigay. Wala na po, ayan lang binigay. Yung lokasyon ng sinasabi Bulong niya mga gamit. Ayan, mismong si Leobert ang lumapit sa pulis at bumulong. Parang may tinatanong. Kung makita ninyo yung gesture ng pulis at ni Leobert, parang alam mo yung parang tropa na hindi mo mawari, either tropa or kinakausap na paano pag ganito. Ganun yung dating, kasi mismo ang sinasabing suspect ang lumalapit at nagtatanong, bumubulong. Tingnan niyo, ulitin ko ah. Pinunasan pa yung puwet. Ulitin natin ah. Pasyon ng area. Tuturo ni Leobert. Sinasabi niya mga gamit. Isang malaking katanungan, mga kababayan. Bakit siya mismo ang lumapit at bumulong kay pulis? And then pinunasan pa yung kanyang maduming puwet, dahil di ba umupo nga siya doon sa may kahoy. So isa itong malaking question, bakit ganun yung gestures ng dalawa? Sabi niya mga gamit. Even yung ano ah. Ito pa, even. Gamit. Ito. Yun, yung sinasabi. Yung hawak dito. What I mean is, pag kampante ka sa tao, ganito yung hawak mo eh. Diba? Pero pag ang isang pulis at ang turing niya sa isang tao ay suspect, hindi ganito yung gesture nila eh. I don't know kung ako ay nag-overreacting, pero tingnan ninyo kung ano sa palagay niya. Tuturo ni Leobert yung lokasyon ng sinasabi niya mga gamit. Hindi. Sabi. Okay, so far yan yung observation natin, particular dito sa retrieval doon sa naibaon na alahas at alahas ni Jovelyn, ano. So kayo po, ano po sa palagay ninyo, ano? Kasi iba sa inyo may nagsasabi na bakit daw laging sa interview ay may takip din yung kanyang ulo. May nagsasabi na parang merong siguro high tech na tayo, baka Bluetooth ano sa kanyang tenga na may nagmamando kung anong sasabihin niya. Kasi minsan pag sumasagot siya ay may pause, parang ganun. So may nag-iisip na may audio na nakakabit sa kanya. At ito nga yung pinakita ko sa inyo na observation. Una is parang mas alam pa ng pulis, or alam na alam ng pulis, ano, kung saan mismo yung bahay ni Leobert. Kasi unang-una wala tayong nakikita na sinasabi ni Leobert, dito, wala tayong nakikitang ganung gestures, ano. And then pangalawang observation natin, laging bumubulong or nagbubulungan itong si Leobert at saka yung pulis na escort niya, no. So yun yung ano natin, nakikita natin diyan.